Magandang araw! Handa na ba kayo sa ating panibagong aralin? Ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa limang pandama. Handa na ba kayong matuto? Limang pandama. Paningin, pangamoy, pandinig, panlasa, pandama. Mata. Tayo ay may mga mata para makakita. Ginagamit natin ang ating mga mata sa paningin. Nakikita natin ang mga bagay sa ating paligid, katulad ng mga bagay na may hugis at kulay. Ginagamit din natin ang ating mga mata sa pagbabasa. Alam niyo ba na ang mga mata ay pinakamahalagang sensory organ ng tao? Kung wala ito, malaki ang mawawala sa kakayanang mabuhay ang isang tao. Kaya dapat lamang na ang mga mata ay mapangalagaan at hindi pababayaan. Upang mapangalagaan natin ang ating mga mata, kumain ng mga pagkain na mabuti para sa mata, katulad ng mga berde at madahong gulay. Iwasang magbabad sa telebisyon at computer. Ilong. Tayo ay may ilong para makaamoy. Ginagamit natin ang ating ilong sa pangamoy. Sa pamamagitan ng ating ilong, naaamoy natin ang mga bagay na mabango. Katulad ng pabango, bulaklak, sabon, at pagkain. Sa pamamagitan din ng ating ilong, naaamoy natin ang mga bagay na mabaho, katulad ng basurahan, nabubulok na mga pagkain, usok ng sasakyan, at usok ng sigarilyo. Tenga. Tayo ay may mga tenga para makarinig.
Ginagamit natin ang ating mga tenga sa pandinig. Sa pamamagitan ng ating mga tenga, naririnig natin ang malakas at mahinang tunog. Sa malakas na tunog, halimbawa ay sirena ng ambulansya at busina ng jeep. Sa pamamagitan din ng ating mga tenga, naririnig natin ang mahinang tunog katulad ng huni ng ibon at tunog ng orasan. Dila. Tayo ay may dila para makalasa. Ginagamit natin ang ating dila sa panlasa. Sa pamamagitan ng ating dila, nalalasahan natin ang mga pagkaing matamis, maalat, maasim, at mapait. Kamay. Tayo ay may mga kamay para makahawak at makadama. Ginagamit natin ang ating mga kamay sa pandama. Sa pamamagitan ng ating mga kamay, malalaman natin ang isang bagay kung ito ay malambot, matigas, magaspang, o makinis.